Grabe ang depensa na ipinakita ng South Korea sa ating Gilas Pilipinas. Naka-score agad sila ng 6 straight points, lamang kagad sila. Makikita talaga natin na mas superior ang all-professional team kaysa sa mas batang Gilas Pilipinas. As usual, sa first quarter pa lang ay nagpakita na agad ng South Korea ng mga 3-point shot. Sa panguna ni Lee Yoon Jung, grabe talaga sila. Natapos nga ang first quarter na lamang ang South Korea. Sa unang pagpasok ni Kai Soto ay tila nahihirapan ito sa ofensa at medyo nagkakaproblema, pero kapansin-pansin na porsigito talaga makapunto sa laban. Sa second quarter mga ka-BM ganun pa rin, pressure defense pa din ang ipinapakita ng South Korea. Hirap naman ang ating Gilas Pilipinas maka-score, kaya makikita talaga nating dihado talaga sila. Pero biglang nagbago ang lahat noong pumasok si RJ Abarrientos. Medyo nabuhayan ang ating Gilas Pilipinas. Grabe rin ang mga galawan nito. Nang pumasok naman si Kai Soto sa second quarter ay dito na ito miscore. Ibang klase din ang mga galaw na ipinakita ni Kai Soto. Kitang-kita talaga yung handle nito at ability to finish to the ring. Napakalaki talaga ng potensyal ni Kai at masasabi talaga nating future ito ng Philippine basketball. Natapos nga ang second quarter nang 8 lang ang kalamangan ng South Korea. Papasok sa third quarter, ganun pa rin, grabe pa rin ang depensa ng Korea, pero unti-unti na nakakasabay ang ating Gilas Pilipinas. Dumidikit na din, ibang klase talaga yung RJ Abarrientos magdala at magplano bilang point guard. Nagpakita na rin ng lakas ang MVP noong nakaraan na si Dwight Ramos. Grabe rin ang drive to the basket ni Kai Soto at depensa nito kay Ricardo Ratliff. May isang score din si Kai Soto na namersa ito. Pero ang kapansin-pansin talaga ang nagdadala sa ating Gilas Pilipinas noong lamang ang South Korea ay si RJ Abarrientos. Dito din sa third quarter, nakalamang ang ating Gilas Pilipinas. Pero dahil sa 3-point shot ng South Korea, ay lumamang ulit sila ng 1 puntos. As usual kapag Korea at Pilipinas ang naglaban, ganito palagi, intense at di kita ng laban. Samantala maganda na sana dahil lumamang na ang ating Gilas Pilipinas, pero biglang nagbago dahil nakailang score ang South Korea. Pero dahil sa maagang foul ng South Korea ay nakahabol na naman ang ating Gilas Pilipinas. Lumamang ulit sila. Ibang klase talaga ang laban kapag South Korea at ang ating Gilas Pilipinas. Intense talaga sa dying minutes ng laban. Panalo na ang Gilas Pilipinas, nakatabla pa ang South Korea. Pero naipasok pa ng Korea. Pero dahil sa buzzer beater 3 ni SJ Bilanggel ay sa wakas, nanalo na ang ating Gilas Pilipinas sa tinagal-tagal na panahon. Samantala sa pagkatalo ng South Korea ay tila nalungkot ang mga Korean fans dahil sa pagkatalo ng kanilang national team. Hinanap pa nga nila ang MVP ng KBL na si Heo Hon na hindi kasama sa ngayong lineup ng South Korea dahil sa injury. Sa pagkapanalo ng ating Gilas Pilipinas ay pasok na sila sa Asia Cup na gaganapin sa Indonesia. Sila mga ka-BM, isang napakagandang balita ngayon sa ating Gilas Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli, Laban Pilipinas Puso!